So, yun guys, what is up? Ganang tanghali pero mukhang ano na eh, umaga pa lang dahil makulimlim. Yes, umaambon guys. Nagpagas lang ako dito sa may Agraga, sa may San Marcelino, Zambales. Tsaka umihi na din tayo. Pupunta tayo ngayon guys sa may Aglaw. Akit tayo ng bundok ngayon guys. Yung Aglaw dun lang sa may ano yan, malapit na yun dito. Kapag diretso-diretso ah. Kasi dadaan tayo sa lahar na medyo katalbog-talbog tayo, tapos may mga ahon tayong dadaanan guys. Pag nandun tayo sa Aglaw guys, pagpupunta tayo Aglaw tuloy, Aglaw, papuntang Aglaw, matatanaw na natin ang Mapanepo Lake. Ito yung part na pinupuntahan na mga pupunta ng Mapanepo Lake or ang New Zealand ng Zambales na magbabangka. Hindi ito yung papuntang New Zealand na kaya ng motor ah. Doon tayo pupunta sa may binabangka. Pero hindi tayo sasakay ng bangka ah. Tatambay lang tayo doon. At sana makisama yung panahon kasi umaambon na kanina pa guys. Kabanggam pa lang ako, umaambon na. So, tatlong bayan na ang tinawid ko na pinuulan ako. Palayan ka lang San Marcelino, Zambales guys. Baka busy, daming pwesto dito. Noong March tsaka April ngayong taon ng 2023, palagi ako nandito. Weekly nandito ako. Bakit? Kasi na-assign si Mrs. ko na magturo dito sa lugar na to. Banda doon pa sa may Rabanes. Kaya saulado ko na din yung lugar papunta dito. Oh my god. Oh my god. Tsaka ano lang naman yung daan dito. Diretso lang. Wala ka ng madadaan ng kaliwat kanan mga ganun. Kaya hindi ka maliligaw. Kaya kung pupunta ka ng New Zealand, ng Zambales or sa Aglaw, sa Mapanepo Lake, dito lang daan. Diretso lang yan. Hanggang makarating ka na dun sa tinatawag na dike. Yung makikita mo yung open field ng lahar, matatanaw mo na yung mga bundok, mga ganun. Nagpagas na ako para sure ball na hindi tayo matutuyuan doon kasi malayo-layo din kahit papaano yun. Tsaka hindi natin alam kung may mabibilan tayo ng gas doon kahit debote. Pero nung huling pumunta kami doon, noong 2021, hindi pa kami nakapasok mismo sa Aglaw. Pero natatanaw naman na namin yung Mapanepo Lake. Kasi bawal pang pumasok doon sa barangay Aglaw kung hindi ka taga San Marcelino. Though taga Zambales kami, pero wala, hindi pa rin pinapayagan. Yun, okay lang kasi pandemic times pa naman yung galong panahon. Kaya ayun, okay lang naman, walang problema. Kaya ngayon sana hindi na tayo hindi tayo hindi tayo mapayagan na makapasok doon. Sana makapasok tayo. Kung hindi man payagan, okay lang, no, wala tayong magagawa. Guys, welcome to Barangay Lawag. Lawag San Marcelino. Mabuti, merong jacket dito sa loob ng motor ko. At ito ang pinangsasamantala kong pangontra lamig at pangontra ambon. Kasi ang ginaw talaga kanina pa. Ginaw na akong biyahe. Hindi ko in-expect na ambon ngayon guys. Nalis ko na yung camera ko dito sa harap kanina. At mahirap na. Baka matagusan na sa loob ng katawan niya. Masira pa. Hindi talaga nakikisama yung panahon. No? Minsan na nga lang tayo makapag-drive. Medyo may kontra pa eh. Nakakainis lang. Tulad last week, day off ko. Bala ko mag-drive. Kaso ayan, umikse na si trabaho na nakakaasar. Ay nako. Hardwood Resort. Hardwood Firing Range. So ito na, welcome Barangay Rabanes,
San Marcelino, Zambales. So dito yung barangay na pinagturuan ni Mrs. ko noong March hanggang April. Weekly-weekly nagbibiyahe kami dito. Uwi siya ng Friday ng gabi. Ahatid ko siya ng Linggo ng hapon, Linggo ng gabi. Babiyahe ako ng Lunes ng maaga. Yun yung cycle ng buhay namin nung mga panahong yun. Ginaw, paano kaya mamaya pag nandun na tayo sa bundok eh, no? Mas maginaw na. Ito na, oh. Ito yung school na pinagturuan ni Mrs. Rabanes Elementary School. Ayan. Dito nang upahan si Mrs. dati, banda doon. Unang problema. Unang problema ni Luna. Panepilik Tourist. Ito nabasa. Basta doon yung spot na kunyari pupunta ka ng Panepilik or New Zealand, doon kayo mag-i-inquire. Pwede kayo magpa-assist sa kanila, yung magkakaroon ng touring, ang tawag doon, tour guide na mag-a-assist sa inyo papunta doon. Okay guys, dito na tayo sa may dike. Kakit natin dito, dike na. Yan na, daing kambing. Ay, salamat, buti huminto yung ano, ambon. So dito na ako guys, malapit na ako sa paakyat. Yung mga ahon na natin, dito na. Diyan doon sa may bandang nagmumotor, doon na banda 'yon. Layo din mula doon sa pagkatungtong mo ng dike. Mula dito sa kinakatayuan natin, guys. 5 kilometer din 'yon, ang layo ha. Mabuti, maganda-ganda na 'yung daan kumpara doon sa huling punta ko dito. Dahil mas maraming butas. Ngayon may butas pero hindi ka magbabagal eh. Mabilis pa rin yung takbo mo eh. Nakatulong din yung ulan sa pagpapaganda ng ano ng daan dito. So ayan. Wait lang ha. Ayan. Sukatin natin kung gaano kalayo mula dito hanggang Aglaw. So, ayan guys, check ko lang itong battery natin. 2 bars, okay pa to. Tara, tara. Samahan niyo ako. Maambon pa din, ha? Time check, 12:18 na ng tanghali. Walang kainit-init, kundi puro patak ng ambon ang natatamasa natin ngayon, guys. Tara, samahan niyo ako. Malamig na dito sa babawat, ipa doon sa taas. Oops. Gando. Ayan guys, so to Santa Cruz Solar Project this way. So pagpupunta kayo ng Panepo Lake, New Zealand, dito ang daan. Diyan yung pwede mo idaan yung motor. Dito naman. Okay. Papunta to doon sa Panepo Lake link. Mapanipulate din naman. Kaso hindi mapupunta yung New Zealand nang nakamotor. Magbabangka ka. Tsaka dito yung simbahang lumubog. Dito mo makikita yun pag pumunta ka na Aglaw.
Hindi ko pa nakita na malapitan yun, pero natatanaw na yun dito sa mga view deck nitong lugar na to. Ayun na, oh, grabing ahon, no? Tsaka alam ko wala na signal doon mamaya, guys. Oh, grabe sa ahon dito. Delikado tong lugar na to kapag laging maulan. Kasi syempre magkakalumot yung kalsada, di ba? Kaya ingat-ingat lang. Oof. Ginaw. So ang mahirap mangyari sa dito, either maubusan ka ng gas or masiraan ka. Lalo pag gabi, nga nga ka dito. Kasi based sa mga poste, walang street light, oh. Ay, ito na yung San Rafael View Deck. Maganda rin dito. Matatanaw mo dito yung dinaanan natin. Hindi ke, kitang kita dyan. May drone shot na tayo dito dati, guys. Isisingit ko na lang. Kailangan, ito muna tayo saglit. Oh my god. Solid, oh. Diba? Nice. Doon tayo galing kanina, oh. Diba? Pagkalayo-layo. Ganda. Ay, ito yung jeep na bumabiyahe, guys. Ay, hindi, not for hire. Pero pag ano, kapag bubiyahe ka ng papuntang Aglao, kasi bibihira mga pumapasada papunta doon. Puro jeep lang talaga. Pero limitado lang yung biyahe. Tsaka pwede kang sumakay sa taas, yung mga ganun. Ang galing nga eh. Sine sila pagpaliko. Lakas, no? Lakas ng mga tricycle dito. So, G, tayo magtagal dito. Target natin yung Aglao. Cementerio? Okay. Cementerio pala dun. Pero ilan pa lang yung mga nicho. Makakatakot din pala dito. Takot din pala dun. Ayan, nalis ko na yung salamin ko. Tuloy na to. Medyo naaninag ko na yung mga view. Matatakpan lang pa kasi ng mga puno at mga damo eh. Sensya na kayo, guys. Ako medyo malabo yung camera. Maabon kasi. Okay. Ito yung daan dito, guys. Malamang may gasolina rin siguro doon. Alam ko banda dito naggas yung kasama ko eh. Nung huling punta namin dito. Ay, doon na yata yun. Ay, hindi. Ito. Alam ko dito yan. Nice. Ah, tama. Dito yun. Kaso nagsara na sila. Or sarado lang. Mount Pinatubo Hidden Temple Shrine. 800 meters. Resang kilometer din. Oh, yun yung mga naglalakiang at nagbeberdeng bundok. Nice. At parang wala na yung mga falls. Yung pumunta kami dito dati, may mga falls din sa gilid.
Welcome, Barangay Aglaw. Parang wala ito dati. Bagong tayo lang. Barangay Aglaw. Ayun, nakalagay. Thank you, come again. So, hello! Hello! Nakakatawa naman itong mga bata dito. Nakakatawa eh, no? Minsan nakakainit din ang ulo mga bata eh, no? Pag sobrang kukulit. Pero pag mga ganyan, nakakatawa. Nakakagaan din ang pakaramdam. Woo! Yan na! Sumusulyap na ang mga gandang view. So, 5 kilometer buhat pataas hanggang arko ng Aglaw. Pero dati, hindi ko alam bakit nandun yung parang arko ng Aglaw or okay, alam ko na. Buwen, sitio Buwen yata, oh. Aglaw pero sitio Buwen kung hindi ako nagkakamali. Sorry ah. Naalala ko na. Pero malaman natin mamaya kung ano nga ba talaga. Ano to? Dalawan Elementary School. Barangay Aglaw. Ayun na, Mapanepulik. Military camp. So may mga military din pala dito. Okay. Tama kasi mga nakaraang taon kasi may nabalita. May mga NPA dito. Hanggang dito, meron na yung 20-20. Lakas. Tibay. May crossing. Barangay Aglaw pa din. Ito, welcome to Mapanepulik, Barangay Aglaw. Dito muna tayo punta, guys. Pag nabigo tayo dito, babalik tayo doon. Kasi ito yung hindi namin napasok na nakaraan eh. Magto 10 kilometers na, guys, oh. Ayo din. My God. Kilabutan ako pag nakikita ko yung sa kaliwa. Sobrang ganda. Sana kayaan yung panag isang battery natin. Ayun. Ayun si Falls. Okay, nag-landslide dito, nasira yung daan. Galing, oh. Fresh na fresh pa yung ano yan, tubig. Eh, nakakatawa yung mga lokal dito, eh, no? Bumabati sila sa atin. Nakakagaan din ang loob pag ganyan. At least alam mong safe ka at welcome ka sa lugar nila, diba? Oof, grabe. Nice. Maganda. Maganda pero delicates. Kasi pag natuktokan ka niyan. okay. Feeling ko andito na yung view deck na pinagtambayan namin. Nararamdaman ko na siya. Eto na ang view deck. Kaso may harang na. My God, hinto muna tayo. Kaso mahirap mag... Uy, shit. Kaya tayo mag-side stand dito. Ay, side stand. Center stand ng... bulusok na itong kalsada. Hindi naman. Tayo natin. Talagyan natin ang bato.
cards pa ba? Ilan na lang kaya? So ayun guys, nag-picture na saglit. Pero saglit na saglit lang. Tsaka nag-sightseeing. Tapos nagpalit din ako ng battery. Tsaka chinarge ko na din yung extra. Ay, may bato pala sa harap. Bubu. Kaya naglagay ako ng bato guys, at medyo padaos-dos yung kalsada. Baka mamaya biglang magsarili tong si Luna. Nahirap na. Ayan. So, naka 11.3 km na tayo buhat nung sa may paakyat. Wala pa tayo doon sa dulo. Tara, ayan, let's go na. Tsaka feeling ko malapit naman na to. Marami pa tayo makikita ang magandang view dito. Maganda yung vibes. Nandiyan pa rin yung vibes ng bundok, ng ambon, ng lamig, di ba? Nadadagdagan ng ginaw yung atmosphere natin dito sa bundok guys, dahil maambon. Ayan na, Buhawen. Welcome Buhawen proper. Okay, Buhawen nyo sama-sama sa pag-asenso. Landslide prone area. Okay, view deck din doon, pero solid talaga yung view deck doon. Doon kami tumambay talaga dati nung unang punta namin dito. Napakasarap doon, ganda magkape doon. Yun pang nakalimutan ko, tagal ko na pinaplano yun eh. Na magdala ako ng mainit na tubig, tasa, kape. Nakakaasar, dito na eh. Pero sana may magtitinda ng ano doon, ng kape. Kahit yung 3-in-1 lang okay na. Oh, nice. Ah, dito din yata kami minto na nakaraan eh. Oh, dito yata, yun. Oh, tama. Oh, my God. Shames. Grabe. Oh, ayan na guys yung lumubog na simbahan. Ayan na yun, nakaangat siya. Ayan na yun. Grabe. Tayo doon. Ito medyo ano to eh, kurbada ng matindi to eh. Sabi mga bato dito. Lalaki. Woo! Diba? Solid.
Grabe. Pero dahil na ano, ang gulo ng pag-iwan na. Napangitain na, masisiraan tayo ng laban. Oh my God. Ganda. Ganda ng vibes. Oops, lumaw lang. Basat, karbada. Oh shit, nalumot. Still aids. Ayan lang sa prana guys. Oh, parang magkamuka yung nalikuan natin kanina, diba? Okay, ito na yata yung border papasok na ang Bukawin. Diyan kami hindi pinapasok dati. Welcome, Mampanueve Lake. Oh, diba? Welcome, Mampanueve Lake. Oh, may drawing pa nung dumabugan sa bahay. Yeah, so dito tayo, Bukawin. Guys, ang dami din bahay oh. Patche. Ang dami ng bahay dito. Dito po. Matindahan. Daming pera ni kuya ah. Pag dito ka nakatira guys, hindi pwedeng wala ka talagang service. Kasi kaya may emergency, doon pa lang no? So punta ka ng hospital. Welcome to everyone and boss, saan po yung papunta ng lake? Punta? Yung lake po. Ah, dito po. Ah, okay. Salamat po. Dire-diretso nyo lang po. Okay boss, salamat. Welcome po, Tres. This way to Buhaka nila ng Tres po. Yung plano po sa akin. Ate, saan po yung papuntang lawa? Oh my God. Yung lake? Saan lang tayo? Tara po. Dito lang po? Diretso niyo po yan, tapos po ulit ko po kayo mag-agos po, diretso po. Ah. Okay, salamat. Eh ano kasi, may nagsasangang daan. Piling ko yun sa kaliwa. Oh, pero meron na dun eh. Kuya, saan yung papuntang lawa? Ah, dito po. Ah. Okay, salamat. Natatanong ko na yung lawa doon sa kabilang side. Pero siguro dito yung pinaka main ano no. Main entrance ba? Dito high school yata ito. Bukawin National High School. Okay. So, mga crossover.
Ate, dito po yung papuntang Lawa. Ako, direkta. Salamat po. So, Barangay Buhawen. Puro ano na. Puro karatula na ng mga ano ha. Buti nag-heavy breakfast ako. Oh my God, ito na. Nilinibutan na ako. Ayan na ang Lawa. God. 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 Ganda. Pero yung mga taga-Sambales ako, pero first time ko napunta dito. Ang daming bahay ah. Daming tindahan. Nakalubog.